Hello guys, ayun, welcome sa Magulong Table. Anyway, ito, so nasa harapan natin ngayon yung dalawang version ng back-to-back, box type back-to-back. So ito yung unang version na malaki. So parang prototype lang siya, kaso napakalaki ng board. So takaw space, saka isa pa yung box. So malaki yung box. So ito yung version 2. So pinaliit natin yung board. So kasya na siya sa ganitong box natin, na yung ordinary nating nagagamit na box. So so bali yung feature, yun pa rin siya. So box type lang. Yung before natin is COS type. So pwede siyang gamitin sa crossband, pwede UHF to VHF, then VHF to UHF, or pwede din namang UHF to UHF or VHF to VHF. Ang gulo, no? Basta anyway, so i-demo natin ngayon. Excuse me, medyo namamaos pa tayo at 2 days tayong medyo masama yung timpla. So ngayon ang gamit natin is B2B. So both VHF na banda. So yung isang gamit ko ay ito. Ayan, Alpatango. So nasa 140, tapos yung isa ay 271, so 851 yung frequency. So ito yung dalawa nating radio. So yung isa nasa 140, yung isa nasa 851. So kasi yung dalawang unit natin is nasa ganong frequency, no? So usually ginagamit ito ng karamihan kapag halimbawa nasa bahay ka, gusto mo, hindi ka pupunta sa radyohan mo para sumagot ng tawag o para makinig yung ibang nag-uusap. Gusto mo naka-portable ka lang. So gusto mo sa labas ng bahay, kahit pag-alagala ka sa labas ng bahay, naka-portable ka lang. So naririnig mo yung nag-uusap. So malinis yung frequency ngayon, so wala nag-uusap. So try natin, testingin natin to. So yung isa is nasa 851. So maririnig dito sa kabilang unit. 1, 2, 3 crosslink repeater box type. Tapos pabalik naman sa dito, papunta sa isang frequency. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Check box type repeater crosslink controller. So bali usually pag nagsaset tayo ng box type, so itutodo natin yung sa receiver, itutodo natin ang volume. Tapos so meron tayong adjacent dito trimmer. So both unit A and B na radio, so meron tayong apat na trimmer, so adjacent ng audio. So para ma-filter natin yung audio kung over mode or hindi. So matitimpla natin yan. So testingin natin. Squelch daw natin tong isa. Itong Alpatango, squelch daw natin. So yan. So napansin nyo. Yan. Nag-squelch tayo.
sulatin yung wire. So ito yung galing dito. So ito. Ayan. Pwede mong patayin. Hinaan. Pwede mong lakasan. Nakikita ba? So, mayroon din siyang timeout timer. So, 1.5 minutes. So, isipin natin may nag-press yan. Naka-squelch yung receiver. May nag-press sa isang unit. So, ang transmitter natin is yung 271. So, after 1.5 minutes, iilaw tong kulay blue. So, yan yung indicator ng timeout timer. So, hintayin natin. So, safety feature din na to. Para may pag may jammer. O kaya, naipit yung speaker mic mo. So, safety niya. After 1.5 minutes, bibitaw yung transmitter na isa. Both radio is transmitter and receiver sa back-to-back. Kaya siya tinawag na back to back kasi pareho siya nagre-receive tapos transmit, so RX saka transmitter. So hintayin natin 1.5 minutes, so iilaw yung LED, magka-cut off yung transmit. Pero sa isa wala siya, dun lang sa kabilang side. Hintayin natin 1.5 minutes, so medyo mahaba-haba rin yung 1.5 minutes, pero ayun, so nawala na yung ingay dito. So ibig sabihin nakapress pa rin yung jammer, no? May nakapress pa rin yung jammer kasi napansin po nagbi-blink-blink pa rin siya. So kunyari nawala na yung jammer, so alisin natin yung squelch ng ano. So yun. So wala na yung wala na yung jammer. So back to normal operation na ulit siya. To check. Ayan. Both ano siya, A and B. Pwede mong i-off yung Roger beep sa trimmer na to. Na siyang Roger beep. Check Roger beep. Wala na. Ibabalik natin. Check Roger beep on. Yeah, 1, 2, 3, check. May Roger beep na ulit. Roger. So, mahalaga tong trimmer na to kasi yung iba't ibang radio is iba-iba rin yung ano, yung lakas ng audio na nilalabas sa speaker out na 3.5 jack. Kaya yan, so yun yung gamit nila ng trimmer, so sa audio at saka sa Roger beat. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. So yan. Yan na yung first ano natin, first unit. So observe lang natin to 24 hours. Then start na tayo ulit ng production. So 10 units lang guys kasi medyo taghirap ngayon sa IC. Walang stock ngayon ng IC si supplier. Meron man sa ibang supplier, napakamahal. So, ayan naman natin ang napakamahal kasi kawawa naman yung bibili. Hindi naman sana dapat ganun kamahal. Minamahalan lang nila para kumita sila. Kawawa naman yung mga
kagaya natin dukha na sumasaya lang dahil sa maliit na bagay. Anyway, so yun lang guys. Maraming salamat ulit sa mga ano, sa mga sumusuporta. Shoutout tayo kay ano. Shoutout natin muna pala yung mga kaibigan natin diyan sa Tanawan, Batangas. Ang UKC Tanawan City Chapter, kay Sir Eldrin, kay Sir 82, kay Sir 68, kay Sir 65, kay Sir 71, kay Sir 70, Sir 40, yung iba pa. Sa lahat ng bumubuo ng ano, ng Tanawan City, UKC Tanawan City Chapter, maraming salamat sa suporta. At saka kay Sir Rogen Malmis, maraming salamat. Kay Sir Mr. Pale, ala, naman na sir kung sino ka, shout out sa'yo. Kay Sir Decena, shout out. Kay Sir Noli, yan, De La Torre, shout out sa'yo sir. Yung iba hindi ko na matandaan, maraming salamat sa inyo. Alam ko na andyan naman kayo lagi na sumusuporta. Yun, sana supportahan nyo pa yung mga susunod nating video katulad nito. Hintayin natin ulit yung ating sponsor, baka medyo busy yung sponsor natin, magsaysay ulit tayo, no? Abang-abang lang tayo mga lodi. Anyway, ayun, yun lang guys. Salamat. Bye-bye. Keep safe.